Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, sandito tayo ngayon para sa isang unboxing. Ayan, hindi muna tayo magbabuy check or hindi muna tayo magwi-window shopping. I-share ko lang sa inyo yung unboxing item na binili ko sa Shopee. Napakahalaga nito lalo na sa mga nagbabuy sa gabi. Ayan. So, ito yung rechargeable or USB rechargeable light or headlight. Ayan. So, pwede mo ito ilagay sa harap. Pwede mo ilagay sa helmet, pwede mo ilagay sa seat post. Pero ako, sa seat post ko ito ilalagay kasi meron na akong flashlight sa harap. Ayan. Bukod dito guys, bumili rin ako ng tawag dito, lock. So gagawin ko ito ng panibago or ibang video. Dito lang tayo magko-concentrate sa USB rechargeable light. So, ilalagay ko na lang guys sa description yung link kung saan ko ito binili. Kung hindi ako nagkakamali, more or less 100 pesos lang ito. Ayan, no? Diba? So, tara guys. Sa mga bago nga pala guys, bago kumuksan ito. Sa mga bago lang sa aking YouTube channel, ako nga pala si Archie Ray. Yan, gumagawa ako ng mga bike check videos. Nagwi-window shopping din ako sa mga bike na malapit sa akin at sa mga pwede kong puntahan. Ayan. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na, road to 3,000 tayo. At sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat. Ayan, maraming salamat. Enjoy staying sa aking YouTube channel. Ayan. So, diretso tayo sa unboxing nito. Ayan, no? So, syempre, pagbukas natin, napakasimple ng packaging, guys. Nakalagay lang naman dyan, USB rechargeable headlight. 100 lumens. Ayan. So, ang mahalaga lang naman ay makita ka nung nasa likuran mo. Lalo na pag madilim. So, pagbukas natin. Ayan. So, parang blister pack yata tawag dito, guys. Blister pack. So, ayan. Sa gilid, mga information. Then, sa harap. Hindi ko nasasabihin, guys, yung ibang technicalities na specifications. Ayan. Ang mahalaga lang sa akin na may ilaw ka. Tapos rechargeable at 100 lumens. Malagay ko maliwanag na yun para sapat na para makita ka ng mga nasa likuran mo or nasa harapan. Hindi mawawala yung USB micro USB, syempre para ma-charge ka, pero napakarami natin ito lalo na sa mga cellphone ngayon. Ayan. So hindi mawawala yan. Spare na lang natin to para sa power bank. Ayan. Then at ating hook. So, dito natin ilalagay. Ayan, o. So, papakita ko guys sa inyo mamaya kung paano ikakabit to. Alam ko, ganyan lang yan. So, ayan. So, dito natin ilalagay yung... sa seat post ko ilalagay yan. Then, dito lalagay yung ilaw. At dito tayo ngayon sa pinaka-ilaw niya. So, yun lang yung laman ng kahon. Ang laman ng kahon. Bigla, ganun, ano. Ayan. Dito chinacharge. Sa may bandang likod, meron siyang rubber cover. Ayan. Siguro pag umuulan, para hindi mabasa. So, ayan. So, dito lang siya sinasaksak. Saksak natin. Ayan. So, ayan. So, rechargeable siya. So, pwede mo siyang i-charge sa gamit ng power bank. Palagi naman ako may dala ng power bank. Ayan. At, syempre, tingnan natin kung saan binubuksan. Ayun. Ito yung switch. Itong kulay pula. Patay muna natin. Itong switch na kulay pula. Ang ganda guys, ang laki nung pindutan niya. Ang laki. So, napakadaling pindutin. So, tingnan natin kung ano yung mga kulay sa mode. Pag pindut ko ng isa, steady red. Pag pindut ko ulit, magiging blue. Ay, palagay ko ang gagamitin ko ay yung red kasi standard yung red kapag sa likod. Ayan. Tapos, blinking red. Ayan. Mas marami ako nakikita nagbabike na blinking. Blinking red. Tapos mabagal. Ayan. So, tatlo. 1, 2, 3. Ayan, tatlo. Tapos, press ulit ako. Ito, halo. Ayan, halong red na mabilis, then blue. Tapos, patay na. So, yun lang yung mode. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4. Ayan. 5. Then, wala na. Ayan guys, tara, samahan nyo ako. Kabit natin to sa aking seat post.
So ayan guys, kakabit na natin yung ating tail light. Ayan. So syempre, dito muna tayo sa pinaka-clamp niya. Mas madali guys kung ikakabit ko muna 'to. Ayan, pipindutin ko lang tong pinaka-lock. Ayan, focus muna natin. Tapos pag na-press ko na matano, pwede na siya dito. Ayan. Tapos guys, na-adjust nga pala yung angle niya, oh. Ayan, oh. Pwedeng bababa, pwedeng muna nakataas. So palagay ko sa akin medyo tilt na nakataas kasi mas sa bandang baba ko siya ilalagay. So bandang, ang mahalaga lang sa akin guys, mataas ng konti sa gulong. Ayan, mataas ng konti sa gulong para kita sa malayo. So palagay ko dito, pwede na sa akin. So may bandang gitna ng seat post. Ayan, gitna ng seat post. So init guys, pinagpapawisan ako. So ganun lang, ihahatakin ko lang dito. Then ikaklamp ko lang doon. Ipakita ko guys. So ayan, dito lang yan, oh. Ayun, yung hook niya dyan. So yun. Ayan. So ulitin ko para makita niyo guys. So ayan. Sa pinaka ano lang sa akin, pwede na. Para madaling tanggalin. Ganun lang. Ayan pala. Hindi pala nyo pala nakita. Ayun. So ganun lang kasimple guys. So ayan guys yung unboxing. Magbibigay lang ako ng konting review. So yung pagka-plastic niya guys, hindi siya mukhang cheap. Ayan. Maganda yung plastic niya guys. Makinis yung pagkakagawa niya, oh. Ang kinis, oh. So hindi siya hindi mo aakalain na worth 100 pesos lang to. Ayan, ang ganda na, promise. So yung rubber niya maganda rin. Ayan, tapos yung pang angle niya dito, makunat, masikip siya. Ang ganda, ang ganda. Sulit to guys, napakasulit. Ayan. So hanggang dyan na lang guys yung ating video ng unboxing at katiting na review. Ayan. So kung nagustuhan mo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo kung masasabi ninyo dito sa aking USB rechargeable taillight. Taillight ang tatawagin ko. Ayan. Ayan, oh. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan. Subscribe na guys. Worth road to 3,000 tayo. Ayan. Sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat. Sa mga hindi pa guys, subscribe na kayo. Ayan. So, bye-bye!